afternoon and good evening, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, let's proceed pa rin. And I think tapos na talaga ang Bonus 5 Legacy kapag na-upload ko to. Let's go to episode 73. Bilisan natin to para maabutan ko pa. Okay. So ito na. Umatras na lang sila Zardos sa pagsakop sa Terra Erto sa time na yun kasi nga nalaman ng CBF ang mga plano ng ating Bozenian Lair kasi si Oslak natin pinaalam lang naman yung plano ng ating Buzan. Okay? So, Oslak, trip talaga ang upuan ni Zardos. Umupo po siya dito and then wala nagawa yung mga ibang Bozenian doon. And then, tiningnan na lang siya. Then, si Zandra at si Draco naman, napagalitan na naman dito ni Zardos. Kaya tagad si Zardos kasi paulit-ulit na lang na puro kamalasan at kahihigan ang nakukuha niya sa kanya mga general dito. So, wala pa rin pagtatagumpay na nakuha si Zardos dito sa kanyang pagsakop sa Terra Erto. So, si Eva naman, si Steve ay nagkausap na naman ulit about Jamie's assassination. At, yep, ganun pa rin si Steve. Talagang suspect niya pa rin si Eva dito. And then, si Little Jen naman ay pinapunta sa International Scientific Conference to represent CBF. Okay? And then, yeah, I think dito naman nangyari yung isang filler natin. So, ito na. Si pinakita na dito si Contessa Zaki, which is ito yung parang pinadala na naman ni Zambojil para tulungan daw si Zardos, but we know what it is really, kung anong gusto ni Zambojil dito. So, nagpakilala na dito si Contessa Zaki, at tapos si Zandra naman, silos nang lumapit si Zaki kay Zardos. Parang naughty-naughty type ito si Zaki. Pero, ang pangit sa imagination talaga, alam natin kung anong totoong itsura ni Zaki sa anime. Tapos, ganun pa. Biglang lumapit pa si Zaki doon kay Zardos, which is very awkward for us, batang 80s and 90s, na alam namin yung totoong itsura ni Zaki sa anime. Ang pangit. Tapos, ang ganda naman dito ng pinalit nila or parang gender bend ang ginawa nila dito kay Zaki. Ginawa lang babae. Hindi na Duke Zaki but Contessa Zaki na. Yep, naging babae. Si Zaki dito. Pero, awkward talaga para sa amin eh. Ewan ko sa inyo. Ang awkward lang talaga. Okay. And then, hindi lamang dito si Zaki ang pinakilala, pati na rin ang kambal na mandirigma na si Aresa at si Takeo. As I know, ito ay isang, ano ngayon term na yun? Yung counterpart. Counterpart ito ni Gelgan na yung naging, parang champion na Bozenian sa Busan na ginawa nilang Beast Fighter sa anime version na merong connection kay General Watson at sa mga alipin ng mga Bozenian kasi wala siyang okay lang sa kanya ang mga alipin at may mga sungay, wala siyang problema doon. Pero dito kasi but Bozenian doon si Gelga na ginawa siyang Beast Fighter. As I remember, yung parang binuot pa nga niya yung Volt Frigate. Yeah, as I remember, parang ganun yung nangyari. And then dito, ginawa siyang dalawang tao, si Aresa at si Takeo. So, ang nangyari is parang siyang naging filler na lang talaga siya na part. Okay, so ito yung mandirigmang kambal natin na si Aresa at Takeo at they are part of the alipin sector ng ating Bozenian Empire, okay? Tapos si Zandra at Draco naman dito ay nakipagtalo pa kay Contessa Zaki. At pati na rin si Zardos ay parang nawalan na rin ng tiwala sa pinakilala ni Zaki ng mga aliping mandirigma ni Zaki dito. Na parang wala siyang tiwala talaga kasi mahihina, maliliit. Ang point kasi dito ng mga general ni Zardos dito is kung kakalabanin nila si Voltis 5, malaking robot si Voltis 5, tapos ipapalaban mo sa mga ganitong kaliliit, parang hindi pa nga nakikilala siguro ni Voltis 5, natapakan na sila at napatay na sila, diba? So yun yung punto lamang dito ng mga general ni Zardos. Pero iba yung balak ni Zaki dito. So tuloy pa rin yung plano niya na imbes na kalabanin yung robot na Voltis 5, ang kakalabanin nila is yung mga piloto. So gagawa siya ng trap dito para makalaban ang mga piloto ni Voltis 5 na one-on-one or hindi magamit yung mga Voltis 5 robot nila. So yun yung ating episode 73 natin. So ganun lang kaliit or kaya short ang nakita ko ng mga important details for the episode 73 natin. So yeah, it's a filler but I think it's a good filler. Isang maganda siya na filler na
I think magbibigay ng development for the characters natin, especially the five Voltes 5 team natin. And then kay Little Jan, ano kay mangyayari dito kasi pinapunta siya sa International Scientific Conference. Let's see ano mangyayari. So that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga nanonood. Kahit tapos na yung Voltes 5 Legacy natin, gagawin ko pa rin to, tatapusin ko our reaction and review natin for the whole Voltes 5 episodes natin. Okay? So that's it for now, guys. Thank you so much for watching. So kung nagustuhan nyo ang ganito mga kasing content natin, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell dyan para ma-inform pa kayo sa mga social media na video. So that's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jay to the past, and now, and ako, anime, and now. Let's vote the next time. But for now, let's go now.